Good morning mga ka-pigmate. Napaka maulan po ngayong araw na ito mga ka-pigmate. Bigla ang vlog lang po tayo mga ka-pigmate about dun sa may mga alaga ng inahin na ang problema po ay ilang beses na nagpapakas na ng baboy nila, hindi nabubuntis, tapos ang sinasabi nila ay may diferensya ang baboy o minsan naman po ang problema ay hindi raw maganda yung inahin. Sa ganun mga kapigmate, marami pong dahilan yan. Marami po sa atin na alam na po yung mga senyales mga kaibigan ng paglalandi ng baboy. Yung namumula yung ari, yung may lumalabas na likido, standing heat, nag-iingay, walang ganang kumain, at marami pa pong iba na senyales na ang baboy natin ay naglalandi mga kapigmate. Simula pa po nung isang araw mga kapigmate, napakarami na pong comment o tanong sa atin kung ano raw po ang dahilan mga kapigmate. Hindi po dahilan yon. Ang nakikita ko pong mali doon ay yung oras ng pagpapasampan nyo sa barako. Kasi meron na sinabi na pulang-pula na yung ari ng inahin nila, pinakastahan nila, tapos sa mga susunod na buwan o susunod na 19 to 21 days, naglalandi ulit ang inahin nila. Tapos meron naman na iba na ano daw, walang gana yung kumain yung baboy nila, yun na nga, tapos may lumabas na likido sa ari nila, pinakastahan, AI nila, sumunod na buwan o 19 days to 21 days, nag-hit ang inahin. Yan mga kaibigan. Tapos yung iba naman na problema, unang landi ng inahin daw, namula, pinai-AI agad. Tapos sumunod na paglalandi, 90 to 21 days, pinabulog naman nila, hindi pa rin daw makuha. Ang tingin kong problema doon mga kapigmate ay mali po yung tempo sa pagpapabulog ng mga kapigmate ng ating inahin. Hindi tayo makapag-vlog ng ayos. Nangungulit sila aking mga kaibigan, nangungulit. Ganito yung mga kapigmate ha. Diba kung ang baboy natin naglalandi, nakita natin ang baboy. Ang senyales po mga kapigmate, unang nakita, namumula. Namumula yung ari. Ilang araw po yan bago pumulang-pula. Una, ma-pink-pink muna. Sunod, yung mamula-mula na. Tapos pangatim. Habang namumula po yan, namamaga. Yung iba, pag ganun po mga kapigmate, yung ibang ginagawa nila para pakastan nila yung alaga nila. Pag ganun mga kapigmate, nakita lang na namula, papa-EA na nila or papakastahan na nila. Sa pakasta, kung sa barako ang gamit nyo, madali nyo madidetect na ang inahin nyo or ang dumalaga nyo mga kapigmate ay hindi pa pwedeng pakastahan kasi hindi siya magpapakasta. Sa AI naman mga kapigmate, pag ini-AI yung baboy nyo, sabihin natin na namumula yung ari niya, pwedeng pasukan ng AI pa rin yan. Lalo na yung iba na nag-AI na hindi naman tinatanong yung history ng baboy kung ilang araw na naglalandi ang baboy or kung nag-standing heat ba or may lumabas ba sa ari nila na likido. Minsan yung iba basta sinabi na magpapa-AI, antimano AI agad eh. Ang mas maganda mga kapigmate, tayo may mga ari, ang may ari ng baboy, dapat alam natin yung history ng baboy. Sabi natin pag mga kapigmate, yung mga senyales ng paglalandi ng baboy, yung kawalan ng gana kumain, maingay, mayat maya ang ihi, namumula yung ari. Yan mga kapigmate, hindi po yan ang oras ng pagpapakasta ng inahin or dumalaga mga pigmate. Yan po ay senyales lang. Senyales lang na pinapakita sa atin ng baboy na malapit na siyang mapakastahan or malapit na siyang pabulugan mga kapigmate. Yung time na yon, pagmasdan nyo yung inahin nyo, tapos ang gagawin nyo mga kapigmate, ibabackpress nyo lagi itong inahin nyo. Dito, pag ang inahin po na binackpress nyo mga kapigmate, tapos pumalag, kahit naglalandi siya at may lumabas na sa ari niya, basta napalag po siya, hindi pa po pwedeng pakastahan yun mga kapigmate ha. Sabihin natin na kasi yung iba, kahit hindi pa pwede, pinipilit, lalo na yung magagaling mag-shoot. Kahit ang baboy ay hindi pa pwede, sinushutan mga kapigmate, hindi pa po pwede. Kailangan po, standing heat po mga kapigmate. Yung ito, kagaya ni Lucky, isang araw siya nang nagparamdam na maglalandi siya, pangalawang araw, standing heat. Kaya AI ko na agad siya. Kasi standing heat po siya mga pigmate. Hindi na duman yung ari niya sa pagiging mapula,
sabihin natin hindi siya nawala ng ganang kumain. Yun po ang hinintay, tapos yung ano, ang hinintay ko na lang sa kanya mga kapigmate, yung mag-standing heat. Ang kay Lucky naman po mga kapigmate, nung huling, kung napanood yung mga nakalaang vlog ko mga kapigmate, pagkawalay na pagkawalay ni Lucky, 2 days lang, standing heat. Yung mga pigmate. Ang kay Lucky nangyari, kasi iba-iba yung ano ng baboy eh. Iba-iba sila kung magpakita ng paglalandi nila mga kapigmate. Si Lucky, unang araw, baliwala lang, pangalawang araw, standing heat. Yun, lumabas yung standing heat niya. Tapos pangatlong araw, mga kapigmate, nagsimula na yung maingay siya, nawalan siya ng gana kumain, tapos yung ari niya namula. Eh pero yun, napakastahan ko na. Diba, baliktad mga kapigmate. Kung yung iba na makaka-enkwentro ng ganon, malilito na kasi standing heat, tapos hindi pa naman namumula yung ari, tapos hindi nag-iingay, hindi nawawala ng gana kumain, pero standing it, yung iba hindi pa pinapakastahan. Hinihintay pa mamula yung ari, maglabas ng likido, ganon. Sa totoo lang mga kapigmate, ang pinakamahalaga sa paglalandi po ng baboy ay standing heat. Yun na po kasi mga kapigmate yung ano, yun na yung pinaka the best na tingnan pag naglandi ang inahin natin. Pag naglandi siya, kunwari ngayong umaga naglandi mga kapigmate, hapon or kinaumagahan po, pwede na po natin pabulugan yung inahin. Pero kung namula pa lang yung ari ng inahin nyo, isa, dalawang araw, tatlong araw, pero hindi pa nag-standing heat, huwag po muna. O kaya naman, may lumabas naman sa ari nyo na likido na talagang anong-ano na mga kapigmate, na sabihin natin na talagang landing-landi na siya. Pero pag sinakyan nyo, ayaw niya yung pumapalag pa siya mga kapigmate, huwag po muna. Ito mga kapigmate, kaya sinasabi ko lang to kasi yung iba, kung ano yung pagkakalam nila, yun lang po pinaniniwala nila. Mas maganda po habang nag-aalaga po tayo ng baboy, nag-e-explore po tayo, naalam po natin yung mga iba't ibang sulok, lalo na sa inahin mga kaibigan. Alam nyo ba mga ang mga inahin magaling to mang scam? Kala nyo naglalandi, pero nung pina-EI nyo, wala, sayang ang pinabili nyo ng similya, diba? Tapos pinabarakuhan nyo, wala, na-scam kayo ng inahin nyo. Kasi nasa sa inyo yan mga kaibigan, dapat pinag-aaralan nyo muna bago kayo sumigi na sumigi. Para na rin po yung sa atin, kasi kung kayo nagpabulog, tapos kala nyo landing-landi ng inahin nyo, yung pala hindi pa, ang mangyayari dyan, sayang yung 19 to 21 days. Yung iba pa nga mga kapigmate dyan ha, ito yung pinaka number one na kailangan nyo talaga mga kapigmate ha. 19 to 21, babantayan nyo, 19 to 21 days. Yung iba kasi pagkapakasta mga kapigmate, yun na yun. Ang tingin nila, pagkatapos nun, ang babantay na lang nila yung araw ng panganganak. Napakaraming mga may-ari ng baboy mga kapigmate na nai-scam ng kanilang mga inahin. Isipin nyo, 114 days hinintay nyo na akala nyo buntis ang inahin nyo, yung pala ay hindi buntis. Marami ako nakaka-chat na mga subscriber natin na nakaka-PM ko. Ang una ko laging hingi sa kanila pag nagtatanong sila about sa inahin nila, picture ng inahin, likod at harap, nakatayo, tapos sa ilalim ng dede. Kung ilang araw na, kailan nabulugan, yan po lagi ang tanong ko mga kaibigan. Doon pa lang kasi makikita ko na sa baboy kung ano ba ang baboy, buntis ba o hindi. Sa totoo lang mga kapigmate, una hanggang 2 buwan mga kapigmate, pahirapan pa makita na ang baboy natin ay buntis. Sabihin natin, pag umabot na ng mga 80 to 90 days, yan. Madali na makita mga kapigmate, nakikita na. Mas lalong madaling makita kung kabuwana na, di ba? Meron kasing may nag-send sa akin ng picture mga kapigmate na nag-send sila na due date na raw ngayong araw na to ang inahin nila. Tapos pinasend ko saan ang picture, nung nakita ko, kung ma'am, ano yun, dumalaga or bagong kasta? Say, hindi sir, kabuwanan po nito. Sabi ko, naku ma'am, negative po. Na-scam kayo ng inyong inahin kasi ang inahin nyo po ay hindi buntis. Yun po mga kapigmate, sana po ang vlog na to makatulong sa inyo para hindi kayo na-scam ng mga alaga nyong baboy. Kasi sa ilang buwan na pag-aalaga nyo ng inahin nyo, kala nyo buntis, yung pakain nyo sa kanya, hindi nyo mababawi. Kasi wala, hindi siya buntis. Tapos ang
napakalaking ano pa mapaghinayang yung baboy pag sobrang tagal na naglalandi tapos hindi niyo napapakastahan o napapaiay, parang nasasana yung baboy. Yung iba kasing baboy mga pigmate, ano, yung lalo na yung mga inahinahinintay ng mga may-ari na kala nila buntes pero hindi pala buntes. Hinihintay uli nila maglandi sa loob ng isang buwan, binantayan ng binantayan nila mga pigmate. Wala na. Hindi na naglalandi. Mayroon pong ganong baboy mga pigmate. Hindi na nagpapakita ng sign na naglalandi. Parang nagiging normal na. Kaya ano, napakahirap po mga kapigmate na malampasan ang ilang buwan yung alaga natin na hindi pala buntes. Kailangan po malampasan man siya, isang paglalandi lang, pero yung dalawa, tatlo, apat hanggang limang paglalandi niya, pinalampas nyo mga pigmate. Masasanay ng inahin, binabaliwala nyo lang. Tapos yung inahin nyo naglalandi, hindi nyo napapakastahan. Kaya mahirapan na po kayong matsyempohan ang paglalandi niya. Kaya sa ganun mga kapigmate, yung iba, ang sinabi ko, subukan yung hindi ka ng pampalandi, gano'n din, or PG600, mga gano'n, mga pampalandi ng baboy, mga kapigmate. Pero sa totoo lang, kung ako may-ari ng baboy, mga kapigmate, tapos ang baboy ko ay hindi siya naglandi, simula na pinabulugan ko, tapos hinintay ko mga anak, hindi naglandi, tapos binigyan ko rin ng another isang buwan para maglandi siya, hindi siya naglandi, benta ko na or pakatay ko na, mga kapigmate. Kasi napakahirap nun. Pag nabuntis nyo yan or napababahan nyo, ganun na naman mangyayari. Kaya wala. Sayang ang panahon, di ba? Napakahalaga ng mga panahon na ito, oras, mga kapigmate. Huwag nyo sayangin. Kaya sana itong vlog na to makatulong to sa inyo. At sana po, yung mga ibang nagtatanong sa atin dyan, yung sa gamot, mga kapigmate, huwag kayo mag-alala, pag-aaralan po natin yan. Pero yung sa mga ano, prevention, saka yung mga tip, yun na lang po kaya ko ibigay ngayon, lalo-lalo na sa inahin mga kapigmate. Oh. Gayun to ni Lucky. Yan, harap natin dito. Eh si Lucky, oh. Pag yan ay, ano, ang mga malaga pati mga kapigmate sa alagang baboy mga kapigmate, lalo na kay inahin, lagi nyo pong pagmamasdan kung may nagbago ba sa behavior ng inahin natin. Pag may nagbago sa kanyan, konting pagbabago lang mga kapigmate, kabahan na kayo, ha? Kabahan na kayo, lalo na't kung napa-AI nyo na, napa-AI nyo na, napakastahan nyo na. Kabahan na kayo mga pigmate pag may nagbago sa behavior niya. Eh yun na naman po yung vlog natin mga pigmate. Tinapos ko lang to kasi medyo maulan, saka sayang yung araw. Hindi ako mapagtrabaho sa bahay na ginagawa ko. Ang gagawin ko lang ngayon, tutor sa anak ko. Kahit wala tong pinag-aralan, napag-tutor pa rin sa anak ko. Tapos, yun lang. So, maraming salamat mga kapigmate. Ito nga po pala ulit si Dan Jerry Alto.